Hello, ma. Anton, mag-usap muna tayo. Niloko niyo ako ni ate. Pabayaan mo muna akong magsalita. Buhay ng pamangkin mo ang nakasalalay dito. Bakit talagang sa akin? Pinagmuhan niyo akong tanga, pinaghahanap niyo ako sa batang nasa kamay niyo pala. Balak naman namin talaga sabihin sa'yo ito. Ayaw ka lang namin biglain. Kailan niyo balak sabihin? Pagtapos na ang lahat kasi alam niyo hindi ako papayag. Ma! Anak ni Celine yung gusto niyong patayin. Apo ni Tita Linda. Bakit? Akala mo ba hindi masakit sa kalooban ko ito? Alam kong mahal mo si Celine. Si Linda, parang anak ko na rin, pero ano ang magagawa ko? Hindi ko papayagan mangyari yung gusto niyo ni ate. Nangyari na ang nangyari, Anton. Hawak na ng mga tauhan natin ang bata. Si Lester ang isipin mo. Hindi ba ikaw ang dapat na nakakaintindi? Si Lester at ikaw, magkapareho lang kayo. Ginagawa ng ate mo ang lahat para matutungan ang buhay ng kanyang anak. Tulad mo na ng ginawa ko noon. Para sa'yo. Para mailigtas ang buhay mo. Ibibigay namin ang kailangan mo. Iyan ang trabaho namin. Pero may kapalit. Magpapayad ako. Kahit magkano. Hindi pera kailangan namin. Kailangan namin sa'yo. Tulong mo. Paano? Kailangan namin ng steady supply ng organ donor. Patient and donor profiling. At yung mga doktor na ang kinakailangan under the table. Iyan ang kapalit ng buhay ng anak mo. Matutulungan mo ba kami? Kapalit ng buhay ng anak mo. Ligtas ka na, Anton. Naduktungan na ang buhay mo ng bagong puso. Sa huli, ang pamilya ang pinakamahalaga, Anton. I made that choice before. Sana, yun din ang gawin mo ngayon. Celine. Eman, kamusta na? May balita ba kay Robbie? May kumontak na ba sa'yo? Celine, anong ginagawa mo dito sa Rosales? Gusto kong makatulong. Gusto kong sumama sa paghahanap sa anak ko. Celine, delikado na yung sitwasyon ngayon. Baka madamay ka pa. Damay na ako dito, Eman. Damay ako dito dahil anak natin si Robbie. Kaya kahit ilang beses mo ako ipagtabuyan, hindi kita lulubayan. Sasama ako sa paghahanap sa anak natin sa ayaw at sa gusto mo at hindi ako titigil hanggat hindi natin siya nakukuhang buhay. Bumalik ka na sa Maynila. Emma! Celine, ako nang bahala dito. Ako nang bahala dito, ha? Ano? May kumagat ba sa panawagan mo? Sasabihin ko agad sa inyo kapag may nakuha ang konkretong impormasyon kay Robbie. Dapat lang. Pero ko yung ginamit mo sa pampain. Oh, eh akala ko ba walang halaga sa'yo yung pera mo? Hindi ka pa nag-iisip, ha? Maraming magkaka-interest dun sa pera. Gagaguhin ka lang nila. Anton! Sa tingin mo, ibibigay ko yun sa kahit sinong magsabing kasama niya si Robbie? Kung gusto mo yung pera mo, daanan mo sa Santo Domingo Inn. Ibibigay ko sa'yo. Balik mo sa akin ngayon! Tama na! Wala namang ibang intensyon sa Eman kung hindi maibalik ang anak namin. Bakit ako? Wala ba akong intensyon? Ano ba intensyon ko? Di ba ganun din? Di ba? Itawag mo siya.
Bitawan mo siya sa akin! Anton! Eman! Tama na! Uy! Man! Tama na! Eman! Ano ba, Anton? Anton! Anton! Nag-aalala po kayo, ma'am, na pupuntahan ni Sir Anton ng hideout. Kunin yung bata at ibabalik sa nanay. Sa palagay ko, ma'am, hindi po gagawin ni Sir Anton niya. Basta pagsabihan mo ang mga tapuhan mo, Franco, kung sakaling magpunta si Anton sa hideout, kahit na anong mangyari, huwag ibibigay ang bata. Kahit na anong mangyari. Pero, ma'am. Kahit na anong mangyari. Kilala ko to. Di ba si Fighter Chai to, di ba? Paborito to ng anak ko eh. Nanay, dyan po kayo? Bakit? Paano kung nakidnap po yung anak nyo? Di po ba malulungkot po kayo? Matalino kang bata ka. Mauna po kayo please sa mami at daddy ko po. Ang isa pang pinoproblema ko, atensyon na ginawa ni Eman Salvador sa pagpunta sa TV station. Paano ka nakakasiguro na hindi magtitipa mga tauhan mo kay Salvador? Huwag po kayo mag-alala. Hawak ko pa sa liga mga tauhan ko. 30 million ang offer. Paano ka nakakasiguro, Franco? Maliit lang po yung halaga na yun. Kung para sa alam nilang pwede kong gawin, kapag tinaitun nila ako. Good. Alam mo, Robby, lahat ng magulang kapakanan ng anak nila ang iniisip. Napatunayan din yan ng daddy mo. Ano po yun? Kung mag-alala, malapit mo nang makita ang mami at daddy mo. Basta, susundin mo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo, ha? Huh? Ngayon, nahanap ako ng lugar sa pagtitipatan ng mga bata. Ma'am, sa palagay ko po, hindi niyo po kailangan problemahin si Sir Anton. Wala kang pakialam. Hindi tayo nakakasiguro kay Anton ngayon. Lalong-lalo na sa ama ng bata. I underestimated him. Ang gusto kong gawin mo, pag-aralan mo siya mabuti. Ito siya. Sige po, ma'am. Inaasahan kita, Franco. Babalik ka kay Eman? Ha? Hindi ko nasasaktan ako! Sorry. Sorry. Hindi natin daw dapat pinag-aawayan ngayon. Buhay ng anak ko'y nakasalalay dito.
Alam ko, alam ko. Sa gagawin ko? Hindi na tinitintahan. Gusto ko lang ang gawin mo yung tama. Iba yung tama para sa'yo. Iba yung tama para sa akin. Anton! Anton! Yes, ma'am. Nakuha ko na pa yung address. Ako pong bahala. Sige po. Okay. Pinapalistahan ni ma'am. Kaya inandaan niyo ang lahat, ha? Punin niyo yung bata dahil kailangan na natin umalis ng gabi. Andoy! Andoy! Mahal, nasabihan ka na ba na lilipata daw tayo? Kailangan natin itakas yung bata. Sonia, ano bang pinagsasabi mo? Alam mo ba kung magkano yung halaga ng bata, ha? 30 milyon. Pero kailangan ibalik natin siya sa tatay niya para makuha natin yung pera, ha? Sonia, nababaloy ko na ba? Magpapahamak tayo kapag ginawa natin yan. Hindi lang ako. Pati pamilya natin. Paano? Sige, sabihin mo. Paano kung yung anak natin ang tirahin ni Boss? Sige nga. Uy, alam mo ba kung gaano kalayo mararating ng 30 milyon, ha? Makakalis tayo sa lugar na to. Matatahimik na ang pamilya natin. At saka, hindi na kailangan malagay sa alanganin ng anak natin, ha? Sana pag-isipan mo lang mabuti, ha? Balik ang anak namin. Bakit ako? Wala ba akong intensyon? Ano ba intensyon ko? Di ba ganun din? Ako dapat ang magdala kay Robby kay Celine. Hindi si Eman. Ako. Usap ko na yung contact ng paglilipatan ng mga bata. Tandaan niyo, ha? Si Robby ang pinakakailangan ko. Alam mo yun. So just follow my instructions. Yung batang yun ang pinaka-importante sa akin, ha? Up the prescriptions. Okay, thank you. Celine? Tatanong ko lang po kung nakita niyo ba si Anton. Nahanap ko kasi tinatawagan ko rin, hindi ako sinasagot. Di ba kayong dalawa ang magkasama? May nangyari ba? Si Anton? May problema ba? Excuse me, si Lester. Hi-ho, anak! How are you? Hello, Mommy! Gusto ka raw makausap. Bakit, Ma? Nasaan ba si Linda? Aba, eh, pinauwi ko na muna. Ako na magbabantay kay Lester. Kausap mo ba si Anton? Mommy, na-miss ko na po si Tito Anton. Kasama mo ba si Anton? Hindi, Mama. Pero kasama ko si Celine. Tita Celine! Celine, you don't mind. Kasama niya po ba si Robby? Can I talk to him? Hindi. Hindi ko kasama si Robby ngayon. Kailan po ulit pupunta dito sa bahay si Robby?
I want to play with him again. Hindi, huwag kang mag-alala, Lester. Pagbalik namin sa Manila, pupunta agad kami sa house niyo, ha? Talaga po? Excited na po ako. I think this is enough for now, ha? Ha? Let me know if you need help. Balitaan niyo ako agad, ha? Sige po. Thank you po, tita. Si Daddy para mailigtas niya po ako dito. Darating si Daddy, anak. Mailigtas kita.